Good morning po mga kamaykos. Ito po yung re-request yung pagtimpla ng manok para sa ating for today's video. Di ba po may nagre-request kung paano po yung pagtitimpla sa manok para po yung gusto mag-business, malaman po kung paano yung tip. Ano po? Yan po ang for today's video natin ngayon. Ngayon po, i-slice ko po yung manok. Yung gagawin natin pagtinda. Ayan, yung pong gusto magligosyo. Ayan po, isang kilo po ito kada isa. Kada isang manok. Yung pong alaga ng manok ngayon, 220. Ayan po, 220 yung isang kilo sa, ano po, sa palengke na yon, sa mga tindera sa palengke. Ngayon po, kung makakarekta kayo sa mga dressing, ganyan, yung mga nag-dress ng manok, makakamura kayo, nasa 160 lang po siguro yon. Ng kilo hanggang 180. Makakamura po kayo doon kaysa sa bumili kayo sa palengke. Kung makakachem po kayo sa mga dressing na nag-dress ng mga manok, ganyan. Saka po ito, maganda yung good size, yung tig isang kilo yung bilhin nyo para hindi kayo mahirapan sa paghiwa kapag ka starting pa lang kayong nagtitinda. Ngayon po, iiwain ko po, ipapakita ko po sa inyo kung paano yung tip para magtubo kayo sa inyong business na piritong manok, sa pride manok. Ayan po, magsisimula na po tayo maghiwa. Ayan po, ito po yung ating manok. Hihiwain po natin. Ganito po yung paghiwa. Close up mo yung video. Ayan. Una po dito. Ayan. Ito po. Ayan. Ito po yung legs niya. Ayan. Di ba po, 220 yung isang hiwa. Ay, yung isang kilo. 220. Ngayon po, gagawin natin ganito. Ito po yung drumstick. Ayan. Drumstick. Isa. Dalawa. Dalawa na po yung drumstick. Eh di, 25 po ito. Ayan. Pakita mo. 25 po ito. Eh di, 50 na to. 50 pesos na. Kasi po, yung benta po rito sa perito, sa Pride, tig-baking ko ito. Dalawa na po, hindi 50 na. Tapos yung tie part. Ayan. Ayan po yung tie part. Ayan po. Gawin po natin. Ayan, natiin natin sa gitna. Tapos yun. Edi, ito po. Tig 20 naman po ito. Tig 20 pesos. Ayan. Edi, 90 na. Tapos ito. At ganun din po yung proseso. Atiin natin sa gitna. Ayan. Nakikitang maayos. Ayan. Edi, ano na po yan? 130. Tapos yung ating press at saka wings, ganito pong gagawin. Ayan. Kunin po natin doon. Ayan. Ayan. Tapos ganito. Ayan po, yung breast natin. Ayan, yung wings natin to. Ayan. Ito po, tig 25 din po ito. Ayan. Pwedeng tig 30. Ayan po, tig 30 po yan. 30 pesos. Malalaki po kasi yung pakpak eh. Ayan po. E di 200 na. E di, ito pong gagawin natin dito. Ayan. Gagawin po nating apat na iwa. Ayan. Tig 25 po ito. Tig 25. Ayan. Ayan. Yung pong malaking part, ayan. Ganun ang gagawin natin. Gagawin natin tatlo. Ayan. Edi 20. 20. Tsaka 25. Tsaka 25. Ayan po. 30. Ayan po yung 60, saka 60, edi 120, saka 50, saka 50, 160, ay 130, saka 50, 180, 200 na po yan. Ito po, pang 220 yung pumpuunan ng manok. Ito po yung ating tubo. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat.
apat po na tig 25, edi 200 na yon. Yung tubo natin. Ngayon po, yung 25 pesos, yun po ang, yung pong 25 pesos, yun po ang sangkap ng isang kilo, ang gagamitin natin sa isang kilo ng manok. Yung 25 pesos. E di may 75 pesos po kayong tubo. Ngayon po, yung 10 piso, aalisin natin doon sa 75 para sa mantika. Malaki na po yung 10 piso, hindi naman kasi isang beses yung gagamitin yung mantika eh. Yung 10 piso sa mantika, eh di may 65 pesos po kayo sa isang kilo ng manok. Yun po magiging tubo nyo. Sa una po, hindi nyo po kaagad malilitaw yun kasi bibili po kayo ng gamit ng pangtimpla. Sa pangalawa po, halos tubo nyo na po lahat yung ano nyo, yung sangkap nyo, ganyan. Wala na po kayong ilalabas. Kaya maganda po yung negosyo ng fried manok, ganyan. Tulad po ng sinabi ko, may 65 po ngayon tubo. Malakas na po yun kasi isipin mo sa isang kilo, may 65 ka ng tubo. Malakas na po yun. Kung nakakapaubos ka ng 10 to 20 kilos, i-times mo sa 65 yung 20 kilos. Kung nakakapaubos ka ng ganun, kaya 10 kilos. O ilan na yung aabuti ng tubo mo? Malakas pong negosyo to. Ayan. Ngayon po, kung may gusto pa po kayong itanong, huwag nyo lang po kalimutan mag-comment. May sasagot naman po sa inyo. Ito po, katulad lang po ng kanina to. Ito po, medyo mas malaki to. Ayan. Nasa 250 yung puunan nito. Iiwain po natin para, ano po kasi to eh, 1¼. Ayan, yung kilo niya. Ano po to? 100.25 kilogram ito. Ayan po, iwain po natin. Katulad lang po ng kanina. Ayan. Ayan po. Isa. Dalawa. Ayan po. Iba naman po itong iwan ito. Ayan. Nakaiwalay yung leg sa kanyang drumstick. Ayan po yung legs niya. Ito yung drumstick niya. Ganyan po yan eh. Nagkadugtong ng ganyan yan. Ayan. Ayan po. Ayan po. Tapos ito, gawin natin ganito. Iba naman po yung iwan ito. Ayan. Iba naman po ito. Ito. Yung breast niya, siyempre po, mas malaki yung breast niya. Ibang hiwa naman po yung gagawin natin. Ayan po. Tataginin po natin ng ganyan. Tutok mo. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan. Paikutin po natin yung leg niya. Sa breast niya. Ayan. E di, 140 na po yun. Ito po. Pang 160 na. Tubo na po tayo 160? Ng... 260 na po ito. 260 na yung hiwa niya. Pwede may tubo na po tayong ano doon. 10 piso. 10 na ng manok. So, ito po yung pangtimpla niya. Ayan. Pwede sobra na po tayo doon pati doon sa mantika. 25 po kasi ito. Pwede 185 na po. 185. Ayan. Ito po yung tubo natin. May 75 pesos po tayo na tubo doon sa 1¼ na manok. Po. Ayan po, yung ano niya, natin po dito. Ayan po yung ating mga manok, yung isang kilo. Ito po yung isang kilo, may 60 pesos po tayong tubo. Nakalabas na po yung gastos niya. Ito po yung 1¼. May 75 tayong tubo, labas na po yung gastos niya. Naging ano po yung isang kilo? Ito po yung hiwa ng isang kilo. Bilangan po natin. Isa. Ano po? Ayan. Isa. Yung po tig 20. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Sampu. 11. 12. 13. Ayun po. Mo. Naka-30 po tayong hiwa doon sa isang kilo. Ang nangyayari po doon, ganito.
yung config 30, dalawa, tapos po, 25 na po lahat yun. Ayan. Basta po yung dalawa lang napakpak, yung tig 30, tig 25 na po lahat doon. Ayan. Dalawang tig 20. Kasi po yung ating anong tawag doon, yun sa ano niya, tig 20 po kasi yun eh. Yung sa kanyang tie part. Ayan po, tig 20 po kasi yung tie part. Kasi po wala pong gaanong laman yun. Eh, yung pong ating 1 and 1 port, ito po, bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Naka-kinsing hiwa po tayo dun sa 1 and 1 port na manok. Ayan po, ugasan po yung tapo natin. Ayan. So, pag-aluin na po natin. Kasi po, naisipig ako na ng mabuti sa inyo kung paano po yung proseso gagawin. Para siguraduhin nyo pong malinis yung manok para po hindi tayo masiraan, no? Para po hindi mabulok yung manok. Isimplahan na po natin. Kasi po, napatiksik na ng mabuti. Ayan po. Ito po yung ating lalagyan. Ito mo, ayan. Ilagay po natin. Ayan, ayan. Ayan po yung ating manok. Ayan po yung ating pansahog. Asin, betchin, paminta, binlender na bawang, baking powder po yan, at saka harina. Ayan po. Yung pong iba, dinalagyan ng star margarine para mabango. Pero ako po, hindi ako naglalagay ng star margarine. Ito na po kasi gagamitin natin pampabango sa manok, yung binlender na bawang. Ito po nasa 2¼ kilos. Ganito po ang pagtitimpla niyan. Yung pong betchin, halos ito po yung ating kutsarang gagamitin. Ayan. Ayan. Yung pong betchin, lalagyan natin ng 3 o 4 na kutsara. O, ito po, medyo malaki yung asin. Yung regular na kutsarang ginagamit natin. Disposable. Lagyan po natin ng 2. Ayan. Ayan po. Mga 2 kalahati. Ayan. 2 kalahati po yung lalagay natin. Ayan po. Paminta. Di bali po dumarami yung paminta. Kayo na pong bahala magtansya kung ilan yung lalagay yung paminta. Ayan. Para po mas masarap, mas marami yung paminta. Yung ating bawang. Ayan po. Bawang. Yung pong bawang, mas maganda yung mas marami. Para po mas malasa, mas mabango yung bawang. Baking powder, konti lang po yung 2 kilo. Nasa 3 kutsara lang po yung 2 kilo. Ayan. Yung 2 kilo, nasa 3 kutsara. Ayan po, aluin po natin. Ayan. 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 Ayan po, aluin po natin ng mabuti. Ayan. Pagkatapos po natin aluin, kapag nalusaw na po yung lasa, dumikit na sa manok, after 10 minutes, dun po natin lalagyan ng harina para kumapit ng gusto yung lasa. Ayan. Hayaan mo muna po natin dito para pumasok yung lasa sa manok. Ano po yung 10 minutes? Ayan po. Lagyan na po natin ng harina. Lapit po yung video para makita. Buhos lang po natin ng ganyan yung harina. Yung pong harina, hindi na mahirap kukulahin yung harina eh. Basta makikita nyo pong dumikit na ng todo, pwede na po yun. Ayan po. Haluin lang po natin. Ayan. Ayan po. Makikita nyo naman kumakapit yung harina. Magandang kumapit. Kasi po dahil sa baking powder na linagay natin. Ayan po. Parang sa Jollibee po ito kasi kumbaga patings lang po yung harina niya eh. Ayan po yung harina na linagay.
Yung po magandang harina, gamitin nyo po yung Amigo, yung tatak na Amigo. Maganda po yun. Kasi yung ibang harina, gawa sa kamoting kahoy. Ngayon pong, yung pong ano, maganda yung Amigo, yung tatak na Amigo. Ayan po, ready to cook na po ito. Lulutuin na po natin. Ipapakulo po tayo ng mantika. Lulutuin na po na natin. Lulutuin na po natin yung ating fried manok. Sige po, magpapait muna po tayo ng mantika. Po, makita mo yung mantika. Ayan po yung mantika natin. Isang litro po yung gamit natin mantika kasi po maganda yung lubog yung manok. Ngayon po kasi yung maganda. Pakita mo yung mantika, yan. Mainit na po yung ating mantika, yan po. Dapat po bago natin ilagay yung manok, mainit na mainit yung mantika. Yan po, ilalagay na po natin. Yan. Yan po. Ganyan lang po yung pagprito dito, yan. Ayan po yung ating mantika. Ang bango! Ang bango po ng manok. Ayan o, ang bango. Ayan po. Ayan po yung ating mantika. Hindi po magdidikit yan kasi maganda yung pagkakabalik natin sa arena eh. Ayan po. Ayan. Ayan lang po natin siyang maluto. Ayan, pakita mo kung anong itsura. Ayan. Mabilis pong maluto yan kasi maganda yung pagkakahiwa. Ayan po. Saka huwag nyo pong masyadong haluin para hindi matanggal yung harina natin. Ayan. Medyo inaangat lang po natin ng konti para po pantay-pantay yung pagkakaluto. Ayan po. Yung ating piniprito, ayan po, medyo iaano na po natin yan. Ayan, ihaluin na natin para sa kabila naman po maluto. Ayan po. Ang ganda po ng pagkakaluto. Close up mo yung manok para makita. Ayan po. Ang ganda po ng ating manok. Ayan. Tignan nyo naman po yung pagkakaluto niya, oh. Para po sa Jollibee talaga yung pagkakaluto niya. Ayan. Daig pa po yung Jollibee to. Ito ang homemade Jollibee. Hindi po Jollibee ah. Jollibee. Ayan. Ayan po. Ang bango. Umabagong po kasi to dahil sa binagay natin bawang. Yun po ang pambabango sa piritong manok. Ayan. Sa fried manok. Ayan po. Ang ganda po ng... Close up mo yung manok para makita. Ayan po, ang ganda, no? Ayan po, luto na po ang unang... Luto na po yung unang sinalang natin. Po, maglalagay na tayo ng ikalawang salang. Ito na po yung huling salang sa ating piniritong manok. Pinampakpak po. Huling salang na po ito. Ito na po yung mga naluto. Kita nyo naman po yung ating luto. Ayan o. Oh. Ang gaganda. Oh, ayan po. Tama na po ito. Ayan. Tapos na po tayo magluto. Ito. Ayan po yung ating mga
Right, ba? Okay, tabi kayo dyan mga bata. Ayan po, pinapapak na ng mga bata. Ayan, no? Pagkita mo yung kumakain, no? Sarap, masarap yung mga bata. Tignan mo naman po si Marites ko. Ayan, no? Si Marites ko, ayan. Hmm. Ayan po, oh. Hmm. Tignan niyo po yung laki pagkatapos mapirito. Ayan, no? Ayan po, oh. Ayan po, oh. Hanggang dito na lamang po yung ating video ngayon. Sana po may matutunan kayo sa ating ginawang pagpiprito ngayon. Ngayon po. Ito po ang tamang teknik sa pagtitinda ng fried. Sige, tangyero! Ngayon po yung tamang teknik sa pagtitinda ng fried na manok. Ngayon po. Tignan nyo naman po yung ating kumakain, no? Ayan, no? Ayan. No, kumakain yung dalawa. Ayan, pakita mo yung dalawa. Tingin, Mara, tingin. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-comment. Para po kung may gusto po kayong malaman uli, mag-huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa amin. Sasagutin po namin lahat ng inyong katanungan. Ayan po. Ito na po nagtatapos ang aming YouTube channel sa video na to. Ayan po yung ating fried. Maraming salamat po sa inyong nanood. Sana po masiyahan kayo at may matutunan po kayo kahit konti lang po sana. Ngayon po, maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at i-click ang ating notification bell. Maraming salamat po. Yes, muntake ni Marite. Mira! Diyan may akano, Day? Day, diyan may! Mira!